ibinaba ng bus driver ang matanda dahil wala itong naibayad sa kanya. Pero nagulat siya nang makita ito sa isang sementeryo. Taglagas na at halos alas 8 na ng gabi, pero si Helen ay nakatayo pa rin noon sa may bus stop para mag-abang ng kanyang masasakyan. Idaraos na rin sana niya ng araw na iyon ang 50th wedding anniversary nila ng kanyang asawa kung sana ay nabubuhay pa ito. Masaya at matiwasay silang nagsasama noong mag-asawa. Madalas pa silang manatili noon sa kanilang bahay pahingahan. Malapit sa isang lawa at kakahuyan, may kalayuan sa syudad. Pumupunta sila doon kapag nais nilang umiwas muna sa ingay at gulo ng syudad at maging relax sa masarap na simoy ng hangin at ganda ng tanawin sa kakahuyan. Hindi mawala sa isip ni Helen ang bawat alaala nilang mag-asawa, lalo na at sa lugar na iyon, regular nilang idinaraos ang kanilang wedding anniversary. Ito ang rason kaya nais ni Helen na muling bumalik dito para sa kanyang asawa para gunitain at idaos pa rin ang kanilang anibersaryo. Inalagaan pa rin naman at hindi pinabayaan ni Helen ang bahay na yon bilang pag-alala sa kanyang asawa. Nang araw na yon ay maagang tinapos ni Helen ang kanyang mga gawain. Normal na naman sa kanya noon ang makipag-usap sa kanyang mga kapitbahay na isabay muna siya nito sa kanilang sasakyan papunta sa bus stop. Subalit, nataon namang umalis noon ang taong kanyang pinakikiusapan at hindi niya rin magamit ng maayos ang kanyang telepono, dahilan para hindi siya makatawag ng cab na susundo sa kanya. Kaya walang nagawa si Helen kundi ang maglakad na lamang papunta sa bus stop na may higit ilang milya din ang layo mula sa kanila. Pagkarating doon ay tahimik lamang na naghintay si Helen hanggang sa dumating na ang isang bus makalipas lamang ang ilang minuto. Agad na rin namang sumakay dito si Helen at makalipas ang halos isang oras ay dumukot na ito sa kanyang bulsa para makapagbayad kung saan dito lamang niya napagtanto na nakalimutan pala niya ang kanyang pitaka. Nataranta naman si Helen at natuliro. Kaya wala siyang ibang naisip kundi ang lumapit sa driver at sabihin ng kanyang problema. Iniisip ni Helen na baka pagbigyan naman siya nito dahil sa kanyang edad at halos madilim na rin sa labas na magiging delikado na para sa kanya. Gayunpaman, ang driver na si Brian ay nagkataong stress pa sa ilan niyang naging bastos na pasahero at ilang magugulong estudyanteng na isakay kanina. Dagdag pa na ang kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Brian ay nagbabalak na mag-hire ng mga bagong drivers. Kaya hindi maiwasan ni Brian ang mangamba na baka mawala na siya ng trabaho na siyang kailangan niya para masuportahan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kaya nang mabanggit na sa kanya ni Helen ang problema nito ay sobra itong nakadagdag sa kanyang pagkainis. Kaya dali-daling pinababa ito ni Brian ng bus at agad nang nagmaneho palayo. Dahilan para maiwan si Helen na nag-iisa sa gilid ng kalsada. Iniisip ni Brian na normal sa mga matatanda na gamitin ang kanilang edad para makapang-abuso ng kapwa. Sinubukan namang sumigaw ni Helen para kunin ang atensyon ng driver pero wala ding nangyari. Halos maluha si Helen sa kanyang sitwasyon. Lalo na nang mapansin niyang mag-aalas 9 na at sobra ng lamig ng gabing iyon. Wala siyang maisip na pwedeng mapuntahan at magawa ng mga oras na yon. Wala naman siyang ibang masisi kundi ang kanyang sarili dahil sa pagkakalimot niya ng kanyang pitaka. Walang napagpilian si Helen kundi ang maglakad-lakad na lamang at umasa na may magdaraang sasakyan na maaari niyang masabayan kung sakali. Gayunpaman ay hindi maiwasan ni Helen ang agarang mapagod dahil na din sa hina ng kanyang mga binti at lamig ng temperatura ng gabi. Madilim pa noon at walang tao sa kalsada bukod sa kanya na nagbibigay sa kanya ng labis na pangamba. Wala pa rin siyang sinisisi noon kundi ang kanyang sarili dahil bukod sa nakalimutan niya ang kanyang pitaka ay dapat nagsuot na rin siya ng panlamig para mapangalagaan ang kanyang sarili sa ganoong pagkakataon. Dito
na panghihinaan man ang katawan si Helen ay hindi pa rin niya magawang sumuko. Sa kabilang banda naman, si Brian ay nakatapos na rin sa kanyang biyahe at nakauwi na sa kanyang pamilya. Subalit, maging sa kanila ay hindi pa rin mawala ang problemang kanyang iniisip. Ang masisante sa trabaho, magtiis sa pasaway ng mga pasahero. Dagdag pa ang matanda na yon na nais di umanong abusuhin siya. Sa sobrang pag-iisip, ay halos nahirapan si Brian na makatulog at makapagpahinga. Dahil na din hindi mawala ang matandang babae na yon sa kanyang isip, nalabis nitong ipinagtataka. Hindi niya maiwasan ang makonsensya sa kanyang ginawa. Sa kabila ng kanyang paniniwala, paano kaya kung nasa kalsada pa siya hanggang ngayon? Napakalamig pa naman ang gabi. Dito, wala nang nagawa si Brian kundi ang bumangon, magbihis at paandarin ang luma niyang sasakyan para puntahan ang matanda sa lugar na kanyang pinag-iwanan. Gayunpaman ay hindi na nakita pa ni Brian ang matanda na yon sa lugar kung saan niya ito iniwan, maging sa bus stop kung saan niya ito naisakay. Kaya inisip niya na baka maayos na ito at nakisabay na sa ibang sasakyan, pero hindi pa rin talaga niya maiwasan ang magamba sa hindi niya malamang kadahilanan. Sadyang ginugulo nito ng pangamba na yon ang kanyang isip. Tila pinagsisihan ni Brian ang bagay na ginawa niya sa matanda dahil lamang sa tindi ng kanyang problema. Likas naman kasi siyang mabait sa kapwa at hindi niya gawain ang ganong bagay. Sadyang sinubok lamang talaga siya ng matinding problema ng mga oras na yon. Hindi malilimutan ni Brian ang araw na yon, October 15. Makalipas ang ilang araw ay wala nang nagawa si Brian kundi ang kusang mag-resign sa kanyang trabaho dahil sa mga bagay na hindi niya makayanan. Hindi na kasi siya makapagmaneho sa lugar kung saan niya iniwan ang matanda dahil nakokonsensya siya ng husto at nawawala sa kanyang isip sa tuwing napapadaan siya dito. Nagsikap naman agad si Brian na makahanap ng bagong trabaho at makaraan ang halos 2 taon ay naisipan na ni Brian at ang kanyang asawa ang makabili ng sarili nilang bahay. Nang sa gayon ay hindi na sila mamroblema pa sa buwan-buwang renta na kailangang bayaran. Dagdag pa na malapit na rin nilang i-enroll ang kanilang anak sa eskwela. Maigi na lamang at nakatanggap si Brian ng isang magandang offer. Ayon kasi sa isang real estate agent na kanyang nakausap ay may isang apartment na iniwan at pinagbibili ng may-ari sa di kalakihang halaga. Minanapa di umano ito ng may-ari sa kanyang lola bago ito manirahan sa ibang syudad. At kahit na nangangailangan ng ilang pagsasaayos ang apartment na iyon, ay naging masaya pa rin si Brian sa oportunidad na ito. Agad na binili ni Brian at ng kanyang asawa ang apartment na iyon gamit ang kanilang ipon at nagdesisyon na lumipat na rin agad-agad. Napag-isipan din nilang ilabas na at itapon ang ilang lumang kagamitan sa loob nito at mapalitan ng bago. Sa isang cabinet naman sa loob ng isang kwarto ay nakakita siya ng ilang panyong pambabae kasama ng isang lumang photo album. Agad naman itong kinuha ni Brian at binuksan. Dito, nabigla siyang makita sa mga larawan doon ang mismong matandang babae na iniwan niya sa gilid ng malamig at madilim na kalsada. 2 taon na din ang nakakalipas simula noon. Pero ito ay labis pa ding nagpagulo sa kanyang isip. Naisip ni Brian na hanggat hindi niya nalalaman ang nangyari sa matandang iyon ay hindi matatahimik ang kanyang isip at konsensya. Sinubukan ni Brian na kontakin ang sinasabing may-ari ng apartment pero wala pa rin siyang natatanggap na malinaw na sagot sa mga bagay na nais niyang malaman. Ayon lamang sa kanyang nakausap ay ang pinsan ng kanyang ina di umano ang dating nakatira sa apartment na yon na maging siya ay hindi na rin makontak. Wala din di umano itong alam kung kailan at kung saan na ilibing ang tunay na may-ari ng kanilang apartment bago ito ipamana. Naging bagabag ang isipan ni Brian sa bawat oras nang dahil sa lalim ng kanyang iniisip. Kaya umalis siya sa kalagitnaan ng gabi para palipasin ang kanyang iniisip. Buwan ng January noon at nataong malakas pa ang pag-ulan ng niyebe na halos imposible mo nang matanaw ang daan
sa 10 metrong layo. Wala ding cellphone service, pero dahil sa madalas naman siyang napapadaan sa lugar na iyon, ay sigurado siyang may mapupuntahan naman siyang bayan sa likod ng kakahuyan na pwede niyang mahingian ng tulong. Dito, agad niyang sinuri ang kanyang navigation device para malaman kung may shortcut ba siyang pwedeng madadaanan sa kakahuyan. Matapos iyon, ay kinuha na nito ang kanyang flashlight at agad nang umalis. Doon, habang naglalakad sa kakahuyan, ay hindi niya inaasahan na dalhin siya ng kanyang mga paa sa isang sementeryo. Nang silipin naman ni Brian ang kanyang navigation device, ay isinasaad nito na kinakailangan niya talagang dumaan sa sementeryo na yon para makarating sa bayan. Takot man ay walang magawa si Brian kundi ang tumuloy na lamang. Wala na rin naman kasing lakas si Brian para makabalik pa. Lalo na't habang tumatagal ay lumalakas din ng todo ang pag-ulan ng niyebe. Doon, habang naglalakad ay napapaligiran si Brian ng naglalakihang lapida at monumento sa sementeryo. Sa sobrang tindi pa ng lamig ay hindi na niya maramdaman pa ang kanyang mga daliri. Hanggang sa aksidenteng madulas siya sa madulas na parte ng sementeryo na iyon, dahilan para bumagsak ito ng malakas sa lupa. Agad din naman siyang nagkaroon ng malay at pilit na bumangon. Pero bago pa man mangyari iyon, ay nakita na naman ito ang imahe ni Helen sa kanyang isip. Dito niya napagtanto na bumagsak pala siya sa tabi ng isang lapida kung saan nabasa niya sa itim na letrang nakasulat dito ang petsang October 15. Hindi makabangon si Brian ng mga sandaling iyon dahil sa biglaan niyang pagkabagsak at dahil na din sa nangihinang braso nito at hita na bunga ng matinding lamig ng gabing iyon. Si Brian dahil dito ay taos-puso siyang humingi ng tawad kay Helen habang nakatingin ito sa kanyang lapida. Sinubukan niyang gamitin ang buo niyang lakas para makabangon pero hindi niya kaya. Nanatili pa rin siyang halos nakahiga sa malamig na lupa ng sementeryo habang nauulanan ng niyebe. Mabuti na lamang at agad siyang nakita ng caretaker ng sementeryo habang nag-iikot-ikot lamang sa lugar na iyon sa kabila ng napakalamig na panahon. Agad namang tinulungan at inakay ng caretaker si Brian. Pilit nitong dinala si Brian sa guardhouse kung saan tumawag agad ito ng ambulansya. Halos ilang buwan din ang lumipas bago tuluyang naging maayos ang kalagayan ni Brian. Nalagpasan nito ang matinding injury sa kanyang ulo at hypothermia. Nang dahil sa nangyari, ay sinasaisip ni Brian ang lahat ng kanyang naging aral at kabaitan at napiling tumulong na lamang sa ilang taong nangangailangan, lalo na yung mga taong nag-iisa na lamang sa buhay. Isang beses nang dahil sa pagod ay maaga siyang natulog para makapagpahinga kung saan nagkaroon siya ng isang panaginip kung saan nakausap niya si Helen sa gilid ng kalsada kung saan niya ito iniwan at sinabi na ito ay kanya nang pinapatawad. Isang rason para gumising si Brian at salubungin ng umaga ng may ngiti at gaan ng kalooban.